sa ngayon ba ay sobrang desidido ka na magbago o umasenso ang buhay? Ngunit para bang lagi mong sinasabi ay inihila ako ng mga kasama ko pababa? O kasalanan nito ng mga kasama ko? Totoo naman na may factor talaga ang surroundings natin, yung mga taong lagi nating kasama o hindi may iwasang kasama. Sa video na ito, malalaman mo ang tatlong uri ng tao na dapat mong iniiwasan kung gusto mong yumaman. A few moments later. I always do a random shout out from my subscribers. Number 1, reklamador. Ano ba yan? Kasalanan kasi ni? Nakaka-batrip naman si? Kung ginawa mo sana to. Yan ang mga example na lagi sinasabi ng kaibigan o kakilala mong reklamador. Yung mga taong putak ng putak na akala mo manok. Bawat kibot ay may side comment. Reklamo dito, reklamo dyan. Puna dito, puna dyan. Mas marami pa yung reklamo kesa sa pagkilos. Wala nang ang ambag, puro putak pa. Nasa sobrang reklamo niya, dinala niya pa sa social media. Ano bang mangyayari kung magre-reklamo ka sa usad pagong na traffic? Wala, diba? Ganun pa rin yan. Walang magbabago. Traffic pa rin. Bakit hindi ka na lang maging thankful sa kung anong meron ka ngayon? Sabi nga sa quote ay ganito, "Be thankful and stop complaining." Kung ikaw ngayon ay isang taong gustong yumaman o maging successful, kailangan mong iwasan ang ganitong uri ng tao. Kahit pa kaibigan mo, kasama sa trabaho o pamilya mo mismo. Tamang paikisalamuha lang, pero kung mag-uumpisa na silang pumutak ng reklamo, aba, ignore mo na lang. Ang mga ganitong uri ng tao ang pipigil sa'yo upang maabot ang mga pangarap mo o goals mo sa buhay. Pipigilan ka nila at puputakan ka nila nang puputakan hanggang sa mawalan ka na lang gana sa ginagawa mo. Kung may ganito ka rin na katangian sa sarili mo, panatilihin mong iwasan o bawasan ito at sa halip ay maging responsable ka sa ginagawa mo at sa tatahakin mong buhay. Mas maganda na gawin mo na lang ito kahit sa kabila pa ng mga pagsubok na darating. Huwag kang susuko. Number 2, broke din. Kung ang lagi mong kasama at ang lagi mo ring hinihingan ng advice ay broke o mahirap din na tao, wala rin. Anong ibibigay niyan sa'yo na payo? Eddie, ano pa? Pang broke na payo din. Bakit ba siya broke? Malamang broke yung mga pamamaraan niya o outdated na. Kumbaga, napag-iwanan na ng panahon. Kaya marami sa atin ang broke pa rin hanggang sa ngayon dahil hindi tayo natututo sa mga taong meron ng narating sa buhay. Oo, ika nga nila sa mga taong successful o nakarating na sa mga bagay na gusto nating maabot. Paano ka tuturuan ng isang broke na tao na maging negosyante kung hindi naman siya negosyante? Paano ka tuturuan ng broke na tao na gumawa ng pera kung hindi naman siya marunong gumawa ng pera? At old ways ang pamamaraan niya na ubod ng bagal ang pag-asenso. Hindi mo naman kailangan sumunod sa ginagawa ng karamihan na tao dahil karamihan ng tao ay broke. Makinig ka sa mga successful na tao. Sila ang magtuturo sa'yo. Magandang humanap ka ng mentor na magtuturo sa'yo kung paano ka ba yayaman
o kung paano mo maabot ang gusto mo sa buhay. Kung hindi ka makahanap sa personal dahil sa ilang mga dahilan, marami namang paraan sa ngayon upang matuto ka sa mga mentors na ito. Maaari kang sumali sa mga FB groups or mga forums at matuto sa mga advice ng mga tao na ito. Maaari ka rin may pag-connect through social media sa mga iniidol mong tao. Maaring mga negosyante yan o iba pang successful na tao. Subukan mong bumili o basahin ang mga libro na gawa ng mga mentors na ito. O mga biography nila ay alamin mo rin nang matuto ka. Upang malaman mo kung saan sila nagkamali, upang maiwasan mo ito at kung saan sila nagtagumpay, upang magaya mo ito. Tandaan, hindi naman kailangan personal na kahalubilo ang mga mentors na ito. Kung bagong viewer ka, please subscribe upang hindi mo ma-miss out ang mga bagong video. Thank you. Number 3, negatibo. Kagaya nga ng ilang ulit ko nang ibinahaging quote dito sa channel na ito, a negative mind will never give you a positive life. Paulit-ulit ako para matanda ninyo. Sabi ko nga kanina, maaaring ang mga negatibong tao na ito ay mga kaibigan, katrabaho, o kapamilya mo mismo. Tandaan mong huwag mo silang papansinin kung lagi ka nilang dinadown o dinidiscourage sa buhay, na para bang lahat ng gagawin mo ay mali o na lahat ng gagawin mo ay walang patutunguhan or walang mangyayari. Isa lang ang gustong gawin sa'yo ng mga negatibo na tao na ito, at yun ay na hindi ka rin magtagumpay dahil sila mismo sumuko na sa pangarap nila. Kaya gusto nila na makatulad mo sila na negatibo na sumuko ka na. Tandaan mo na lahat ng successful na tao na kilala mo, hindi yan negatibo. Walang nangyari sa mga taong negatibo. Wala silang na-achieve, kundi kabiguan lamang. Dahil yun ang iniisip nila, kaya yun rin ang dumarating sa buhay nila. Ganyan raw ang law of attraction. Kung ina-attract mo ang mga negative, bakit kaya hindi mo i-attract ang mga positive? Para positive din ang dumating sa'yo. Kung negatibo si Bill Gates sa Microsoft, malamang walang Microsoft ngayon. At hindi siya mayaman ngayon. Kung negatibo si Tony Tan Kakchong, malamang wala tayong Jollibee ngayon. Kung ganito ang mindset mo ngayon, palitan mo na ang negatibo at gawin mo itong positibo. Okay, salamat at umabot ka dito. Next slide ang bonus part ng video. Alright? Baka magtaka ka, e sino na lang ang dapat kong samahan na madalas na tao? Walang iba kundi ang mga taong may mga pangarap. Sila ang mga taong dapat mong sinasamahan. Sila yung mga taong katulad mo ng goals sa buhay. Sila yung mga gutom, kumbaga may desire na maging successful at yumaman. Sila ang gayahin mo at samahan mo. Kung wala ka talagang mahanap na mentors, sa kanila ka matuto. O pare-pares kayong matuto sa mga pinaplano sa buhay at mag-grow, at sabay-sabay kayong magkamali. At sabay din kayong mag-tagumpay. In summary, ito ang tatlong tao na dapat iwasan kung payaman ka. Number 1, reklamador. Number 2, broke din. Number 3, negatibo. At ang dapat mong samahan ay yung mga taong may mga pangarap katulad mo.